Hi everyone, welcome back to my channel, Arts and Cricut. So today, it's about permanent vinyl on water bottle. So I'm measuring to get the right length for my letter. Okay, and this is for my son. So this is his name and I'm just going to choose the font. And I picked this one and so we're going to cut it. Okay. Yung mga video ko hindi pa siya detailed, pero just in case kung may tanong kayo, so pwede niyo namang i-comment below and then I will try my best na sagutin yung mga tanong niyo. Okay? So ito, magwi-weed na ako. Ayan, ito medyo madali lang kasi maikli lang yung iwi-weed ko. So, ayan. Tapos medyo malaki-laki pa yung letters niya. Hindi katulad ng mga ibang project ko na nagawa. So, ayan. Again, patience is the key. Okay? So, dapat mahaba yung pasensya. Hindi pwedeng madaliin. Okay? Tapos ito yung weeding tool na ginagamit ko. And correction pala, last time nasabi ko na yung tools na yung scraper kasama siya dun sa box ng Cricut. I'm sorry. Sabay ko lang kasi silang inopen that day. So, medyo nalito ako. Hindi siya kasama sa box ng Cricut, ha? Binili ko siya separate dun sa box. Tapos, ayan. Yan yung transfer tape natin. So, dinikit ko muna siya dun sa handkerchief kasi para hindi siya masyadong madikit. Masyado kasi siyang madikit sobra. So, para hindi rin ako mahirapan na maglagay dun sa ano, sa water bottle. So, ayan. Minimake sure ko lang na okay. Walang mga bubbles as much as possible. As usual, ginamit ko yung back ng scraper. Kasi nga natatalasan ako dun sa medyo unahan niya. Okay. Ayan. Tapos yun. Ayan. Diyan ko siya ilalagay. Pero bago yun, kailangan linisan mo muna yung pagkakapitan mo. At saka dapat flat surface para kakapit siya. Kasi kung hindi siya flat, ano, baka hindi siya kumapit or mahihirapan kung maglagay. Wala pa ako masyadong experience sa ganito, pero yun yung mga napapanood ko sa mga video. So, ewan ko lang kapag ano, heat transfer vinyl. Soon also, mag-heat transfer ako. Pero for now, tatry muna natin to. Ito yung first battle na gagawin ko if ever. So, before ako gumawa ng ibang project, so, trinay ko muna siya dun sa battle ng anak ko. Kung mag-work. At kung maganda ba din yung mga materials na nabili ko. Okay, kasi minsan depende din sa materials. Depende rin naman kung paano ka mag-apply. May mga technique, iba-iba. Pero, dahil limited pa lang din naman yung mga natatry ko. So, hindi pa ako makakagawa ng video like about comparison, no? So, ngayon ang lalagay ko pa lang yung mga initial ko na nagiging project. Ayan. So, pinipil ko na yung tape. Compare dun sa balloon, napansin nyo, hindi na ako nag-cut kasi hindi naman kailangan. So, nalagay ko naman siya ng maayos. So, ayan na. Yan, minimake sure ko lang na nakadikit yan. Tapos, ito na yung final outcome niya. Nagustuhan naman siya ng anak ko. Tapos, nakita nyo, ayan, yung transfer tape ko, binalik ko ulit. Kasi, pwede ko pa siya magamit sa isa pang project. Okay? Thank you for watching. Please subscribe and share. See you next time. Bye-bye.